Sarap. At diving. Laging sarap. Pwede rin bisitahin ang kanilang lighthouse at ang mga iba't old houses. Masarap ding magbisikleta sa lugar na ito habang nilalanghap ang sariwang hangin. Umaabot sa 25.5 degrees Celsius ang temperatura sa Batanes tuwing buwan ng Enero. Napakasarap magtungo sa lugar na ito kung gusto mo ng tahimik. Sarap ng walnuts ah. Malayo sa maingay at mga lungsyonan. Ng walnuts. Ligtas din ang lugar na ito para sa mga turista. Oh, walnuts ko to eh. Walnuts ko yan eh. Mayroon din silang Honesty Coffee Shop kung saan pwedeng bumili rito ng mga pagkain kahit walang nagbabantay. Number 9, Bukidnon. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Mindanao at ang ikatlo sa pinakamalaking probinsya sa Pilipinas. Ang Bukidnon ang tinaguri ang food basket dahil ito ang pangunahing pinakukunan ng tunya. Palay, asukal, mais, kape, rubber, kamatis, kamoting kahoy, mga bulaklak at iba pang klase ng mga gulay at prutas. Napakataba ng lupa at may katamtamang temperatura sa lugar na ito, kaya naman napakain ng taniman. Nagsusuplay rin sila ng mga manok, baboy at baka sa buong probinsya at mga katabing lugar. Ang Bukidnon ay binansagan rin bilang Highland Paradise in the heart of Mindanao dahil sa nagagandahang tanawin sa lugar na ito. Buong taon ay malamig ang klima, lalo na tuwing buwan ng Enero dahil bumababa ang temperatura ng 25.5 degrees Celsius. Dahil sa dami ng bundok at matataas na anyong lupa ay hindi gaano malakas ang bagyong nararanasan sa Bukidnon. Dito rin matatagpuan ang Mount Kitanglan, ang ikalawa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Number 8, Canlaon City. Matatagpuan sa Negros Oriental, Central Visayas Region. Kilala rin ito sa tawag na Fruit and Veggie Basket of Negros Oriental. Mayaman ang bukain dahil sa volcanic soil. Mababait ang mga tao at napakaganda ng tanawin. Ang pangunahing tourist attraction rito ay ang Canlaon Volcano, ang ikalawa sa pinaka-active na vulkan sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang oldest tree na tinatayang nasa 1,000 taon na. Sa laki nito, 42 katao ang kailangan para mayakap ang buong puno. Kung mahilig ka sa hiking, trekking, mountain climbing at swimming, ay pasok ang lugar na ito para sayo. Ipinagdiriwang din nila ang Pasayaw Festival tuwing buwan ng Marso. Tinatayang umaabot sa 20 degrees ang temperatura sa Canlaon tuwing buwan ng Enero. Number 7, Banawe. Matatagpuan sa probinsya ng Ifugao. Kilala ito sa Tawag dahil sa napakagandang rice terraces na ginawa ng mga katutubo. 2,000 taon na ang nakakaraan. Itinuturing din itong isa sa 8 wonders of the world. Hindi naman ito makapagtataka dahil sa ganda ng lugar na animoy manapareiso. Maraming turista ang natutungo ito dahil bukod sa napakagandang tanawin at malamig na temperatura, dito rin mararanasan ang tahimik na buhay kasama ang mga katutubo. Bagamat wala kang makikita na malalaking gusali o hotel sa lugar na ito, hindi ka naman maiinip dahil napakarami ang pwedeng gawin tulad ng hiking, trekking at swimming. Mababa rin ang crime rate sa lugar na ito. Yan, bumababa ng 18 to 20 degrees Celsius ang temperatura sa Banawe. Kaya kung balak mong bumisita rito, ay siguraduhin mong may dala kang jacket at makapal na kumot. Number 6, Davao City. Matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Mindanao at ikatlo sa pinakamalaking syudad sa Pilipinas. Dito ipinagdiriwang ang Kadayawan Festival tuwing buwan ng Agosto. Mayaman ang Davao sa